va poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo daw'y sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, a 4 ng Agosto ay araw ni San Juan Bautista Maria Vianney, ang tinatawag na Coeur d'Ars. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon ninyo kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang dambana ng Itim na Sino ng Quiapo. Ang mga intensyon para sa araw ngayon, ang mga intensyon sa mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa lahat ng mga naapektuhan sa kalamidad dahil sa Bagyong Igay at sa Habagat. Mga kapatid, sa aklat ng Levitikos, ang propita na si Moises ay nagtuturo paano magdiriwang sa iba't ibang kapistahan upang kanilang matugunan ang panawagan ng Panginoon na pahalagahan ang araw na siya'y nagligtas sa kanila. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, hindi tinatanggap ang propita at ang ating Panginoon na siya yung tinatawag na Kristo o Mesiyas dahil kakaiba ang paningin ng mga tao. Kuminsan, hindi natin katanggap-tanggap ang mga nagdadala ng mabuting balita sa ating buhay o dili kaya ang mga salita ng Diyos. Kaya sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, ginawa mong maging uliran sa pagmamalasakit sa kapwa ang paring si San Juan Bautista Maria Vianney. Pakundangan sa kanyang huwarang pamumuhay at pagdalangin. May pagmalasikitan nawa namin ang kapwa-tao alang-alang sa pag-ibig ni Kristo para sila'y aming maakit sa iyo at kaisa nila ay aming marating ang kalwatian mo sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw na hanggan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi na 14th na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebedura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebedura. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa 7th araw, muli kayong magtitipon. Huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupain na ibibigay ko sa kanila tuwing anihan, ay magdadala sila ng saserdote ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito'y ihahandog niya para sa inyo. Kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na ani. Magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50th araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Ang 10th araw na 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon sa araw na iyon. Mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog ng pagkain. Mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng toldang 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon. Mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain, at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandereta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing magdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang, ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto.
Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Balita sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinaguga. Nagdaka ang nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas, kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propita'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa noon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Sumikat na rin ang araw matapos ng ilang araw tayong nasa dilim dahil sa habagat, dala ng bagyong igay at may darating pa na bagyo. Ngunit ito ay hindi gaanong maka-apekto sa atin dahil sa ating pagkilala, dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at yun ang pagkilala sa atin at kailanman ang ating Panginoon na mahal natin sa ating buhay ay dapat nating papurihan at dapat nating ilagay sa ating mga puso sapagkat una sa lahat, siya'y naglikha dahil sa kanyang pag-ibig sa atin at sa kanyang paglikha. Nilikha niya ang tao na kanyang kawangis at larawan, ngunit dahil sa kapalpakan ng tao ay nagkasala. Pero tinubos naman. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa aklat ng Levitico, Kapitulo 23, versiyo 1 hanggang 37, ay ang ginagawang pista o pagdiriwang
upang kilanlin, upang kilalanin, upang ipakilala ang Diyos na nagmamahal sa kanila. Ang mga kapistahan halimbawa ng Pasko, ito yung kapistahan na ibinabahagi sa kanila ni Moises na ito ay mula kay Panginoon Diyos na si Yahweh upang ipahayag na sila'y iniligtas ni Yahweh. Ang kapistahan ng mga tinapay na walang libadura, walang libadura sapagkat yun ang baon nila nung sila'y naglalakbay tungo sa bayan na hinirang, tungo sa bayan na pangako ng Diyos. At lahat ng mga alay nila, mga susunugin, ito ang kanilang pasasalamat dahil sa pagkikilala nila sa Diyos. Kaya po sa ating Salmo 80, ay ang pagkilala nila sa Diyos na nagligtas ay aawitan nila dahil siya ang Diyos ng kaligtasan. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, verso 54 hanggang 58. Ang Diyos na nagmahal, ang Diyos na may dakilang pag-ibig sa atin, nagbigkas. At ang kanyang pagbigkas ay nagkatawang tao. At ito yung ating Poong Hesus Nazareno. At sa kanyang pagiging salita na nagkatawang tao, ay kanya pong itinuturo. Tinuturo niya, una, ang paghahari ng Diyos na nababatay sa pag-ibig, una sa lahat sa Diyos, at pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. At gumawa siya ng mga himala, mga milagro, mga kagalingan na hindi panagawa ng kahit sinong tao sapagkat ang mga bulag ay makakita na, ang mga pilay makalakad na, ang mga patay ay kanyang ibinuhay muli, na nagpapahayag siya nga ang katangi-tangi na Messiah, o sa ating salita, Messias, o sa salitang Griego, Christos. Siya ang Hesukristo na siyang dapat kilanlin. Pero nung pag-uwi ng ating Panginoon sa Nazareth, na doon na siya lumaki, nakikita ng mga tao na si Santa Maria, ordinaryo lang na babae, si San Jose na ama-amain ng ating Panginoon ay ordinaryo na karpintero, o sa ating Ebanghelyo tinatawag na tiknon. At ang kanyang mga kamag-anak na tinatawag ng mga kapatid ay mga ordinaryo rin mga tao. Hindi nila matanggap si Kristo dahil sa kanyang pangkaraniwan na kalagayan. Ito'y tinatawag nating bias. Kuminsan bias tayo sa mga tao na kahit sila'y gumawa ng mabuti at nagtuturo ng mabuti, kahit na sila'y kakaiba sapagkat mayroon silang ginagawa pa sa kapwa, dahil hindi natin katanggap-tanggap dahil sila ay mula lang sa pamilya na ordinaryo. Pero yaong mga espesyal na mga tao, dahil kilala ang kanilang mga magulang, kahit ito mga magulang, mga magnanakaw, mga mamatay tao, pero popular at tanggap-tanggap ng tao, napakatanyag. Yun pa ang suportado ng mga tao. Samantala, yung mga makikita nating mga hamak lang na mga tao, ngunit nagsasabi ng totoo, pero nagmula sa ordinaryo na pamilya, hindi katanggap-tanggap. Hindi ba tingnan ninyo sino yung binoboto nyo? Sino yung sinusuporta nyo? Iyon ang magsasabi sa atin, na ang ating Panginoon, dahil siya'y ordinaryo lang, mula sa ordinaryo na pangalan, ordinaryo na pamilya ni San Jose at Santa Maria, ay hindi katanggap-tanggap kahit gumawa siya ng kabutihan at higit sa lahat mga himala na hindi pa magagawa ng kahit sinong nabubuhay sa mundong ibabaw. Pero ang sinabi ng ating Panginoon, hindi nga katanggap-tanggap ang mga propita sa sariling bayan, ngunit dapat kilanlin. Mananalig tayo
sa Diyos. Kapag ka mananalig tayo sa Diyos at mahal natin ang Diyos, pahalagahan rin natin ang ating kapwa, sapagkat ang ating kapwa-tao ay siyang magpakilala ng Diyos. Sapagkat kung tayo ay mayroong respeto at paggalang sa ating kapwa, ang Diyos na rin ang ating kinikilala. Paano natin ito gawin sa buhay? Sa ating buhay ay atin pong tingnan na wala dapat tayong bias. Mayroon tayong pagtanggap sa lahat. Mayroon tayong paggalang at respeto sa lahat, lalo't higit na sa mga gumagawa ng mabuti, sa mga taong kahit ordinaryo ay naibigay nila ang mabuting kontribusyon sa ating sambayanan. Kaya pag-isipan natin lagi, hindi sa mga pangalan, hindi sa pinanggalingang pamilya, ang tunay na pagkilala sa tao, sa kanyang ginagawa, sa kanyang adhikain, sa kanyang mga tinuturo, sa mga laman ng kanyang mga salita, halalo't higit na sa kanyang buhay, ay dapat kilanlin ang tao. At kung makilala na natin ang tao sa ganitong paraan, siya na kinikilala natin na tao ay lalo't higit pa nagpapahayag ng Diyos na dapat nating kilalanin, ang Diyos na dapat nating mahalin, ang Diyos na dapat nating paglingkuran, ang Diyos na dapat maging sintro nating buhay upang tayo ay masintro sa ating Panginoong Diyos. At kung nasintro tayo sa ating Panginoong Diyos, magkaroon ng pagkilala sa naglikha sa atin, sa nagligtas sa atin, sa naghanda sa atin ng luklukan sa kalangitan, sa Diyos na nagmamahal at hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Tayo ay nagkasala at parusahan ng Diyos gaya ng kanyang hinirang na bayan ng Israel, ngunit kanyang iniligtas. Kaya mayroong tinawag na si Moises na mamumuno sa pagligtas ng kanyang bayan. Nagkasala tayo, ngunit nagbigkas ng salita ang Diyos. At dahil sa ating Poong Hesus Nazareno, tayong lahat ay naligtas. Ang Diyos ay magpahangga ngayon, gumagawa ng mabuti. Ang Diyos magpahangga ngayon ay nagligtas sa atin. Kaya kilalanin natin siya. Siya ang dapat pumapanginoon sa ating mga puso, ang pumapanginoon ng ating kapwa. Kaya ni San Juan Bautista Maria Vianney, ang Panginoong Diyos ay siyang sintro ng kanyang puso. Kaya nagpakumpisal siya ng matagal. Kanyang tinutulungan ang mga tao na kailangan ng tulong. Ganito ang mga turo sa atin ng Panginoon. Makilala natin ang Diyos kapag ka ipakilala natin siya sa ating buhay na gumagawa ng mabuti, nagmamahal ng tunay, nananalangin ng taimtim, at nagpahayag ng katotohanan at katarungan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihan na nagmamahal ng tunay sa atin. Siya ang Diyos na nagligtas sa atin sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bihira nating naalaala ang mga paring tumutulong sa atin sa bawat araw sa ating mga pangangailangang espirituwal. Sa kapistahang ito ni San Juan Bautista Maria Vianney, alalahanin natin sila sa kanilang, sa ating mga panalangin. Atin pong itutugon, Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Banal na Pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga pari, naway patnubayan ng banal na espiritu
sa pag-akay nila sa atin sa daan ng kabanalan. Magkaroon nawa sila ng tunay na sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga kura paroko, naway bukas loob na maglingkod sa simbahan at maging saksi sa mabuting balita ng kanilang ipinahahayag. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga laiko, mananampalataya, naway makipagtulungan sa iba't ibang programa at pagkilos sa parokya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa kanilang kabutihang loob, ang mga Kristiyanong magulang, naway maalagaan ang bokasyon sa pagpapari sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Ang mga namayapa nating pari at obispo, naway gawing karapat-dapat na makisalo sa hapag ng guro. Manalangin tayo. Banal na pastol, basbasan mo ang iyong kawan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Juan Bautista Maria Vianney, gabayan at malagaan mo ang aming mga kura paroko. Lingnam ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakad tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kalog mo ay aming inaalay, aming iling pagpapala at buhay na dalisay. Pagpapala at buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kalug mong kaligtasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangitan sa Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Juan Bautista Maria Vianney ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panungkulan. Kahit si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa malangin kanilang iniukol kaisa ng samay na dito'y nagtitipon. Kahit kaisa ng manghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O
Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Bautista Maria Vianney, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagkukuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Iyan mo kami ngayon ng ating kaharian.
Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng paipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tinais lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming pampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat ay bibigay.
ika'y puso ko'y sa'yo lamang. Habang buhay, buong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusay ika'y kasama ko. Ang sampo at dasal sana'y pakinggan mo na mapawin ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y tuturihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno, kalugdan po ninyo itong kailingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay kay kasama ko. Ang sampo at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Nazareno. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disasters Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan
ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor ng Itim na Poong Jesus Nazareno, ay tumatanggap pa ng mga mag-aaral mula pre-school hanggang senior high school para sa school year 2023-2024. Ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pang katanungan, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609 at 0966-212152. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maganda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idunot kay San Juan Bautista Maria Vianney ng iyong paglingap na maasahan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Iyon pong wala pang kopya ng Lectio Divina para sa pong Jesus Nazareno. Available pa po ito, 130 pesos po bawat kopya doon po sa may information guard. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labanan Itim na Sanyo ng Quiapo. Sa lahat ng mga naugnay, sa pamagitan ng live streaming, sa iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang paraan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyo. Pagpalain kay lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kay lagi ng Poong Jesus Nazareno. Sa atin pong misa ngayon, dapat kilalanin natin ang Diyos at siya dapat ang pumapanginoon sa ating mga puso upang ang ating pag-ibig sa Kanya ay katapat sa Kanyang pag-ibig na dakila, upang ang ating paglilingkod sa Kanya ay ating pasasalamat sa Kanyang pagkandili at mga kaloob na ibinibigay niya sa atin. Naway pagpalain tayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Niagmasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinangan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamtanaw nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mga itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may malalang ng pangako ng sa binyag na ikaw ay kinibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umaking taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinituro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro